Ang dakilang pakikibak ay nagsimula sa napawis na nagpupula at gumagawa. Na ngayon nagpasyang lagutin ang kanikala. Randibong Bandila'y iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaway. Mga berdugong sa tipu mapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay. Ikaw ang araw na lamang, ikalawang sona na ni Duterte. Ano po ang inaasahan natin sa kanyang sona? Sasabihin niya ba na may basura ng kontraktualisasyon? Hindi! Hindi! Sasabihin niya ba na pantay na meron ng pambansang milyong nasahod sa buong bansa? Hindi! Hindi pa rin! Sasabihin niya ba na wala nang nagugutom na mga Pilipino? Hindi! Kami po, gusto rin po namin makamtan ang tagumpay lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas dahil hanggat naandyan yung contract decision na yan na namamalakpag pa rin hanggang kasalukuyan, patuloy ang mga kumpanya na nag-aapi sa amin bilang mga manggagawa. Ang kalayaang nilalayon, magagandang ginamit po ang martial law para atakihin komprehensibo ang ekonomikong kagalingan at karapatan natin mga manggagawa. Kaya ang martial law ni Duterte, hindi po yan para sa mga mauti, hindi po yan para sa mga terorista. Ang martial law ni Duterte ay nakatutok sa mga manggagawa na tulad natin. Ito yung tinutungtungan ng mga Armed Forces of the Philippines, PNP, para gawing esensya sa pag-dispose sa mga manggagawa sa Chinsan Cortes Labor Union sa Compostela, Compostela Valley. Kaya at sa buong sanglayanan doon sa Mindanao. Hindi po maaaring maghintay ang mga manggagawa kung kailan talaga magsasalita ang kanilang na ibibigay yung ating mga batayang kahilingan. Mahalaga po na kumilos tayo ng tuloy-tuloy. Ipaglaban ang ating mga karapatan. Ipaglaban ang ating mga napagtagumpayan na dati pa ay ngayon ay binababi, binabawi sa atin ng kasalukuyang gobyerno, mga kasama.